Hi mga kababas! Welcome back again sa aking channel. Kumusta kayong lahat dyan at sana ay okay lang kayo? Ang lulutuin natin ngayon ay creamy beef broccoli. Kung meron kayong mga gustong ipaluto o suggestion, just comment down below and I will do my best para lutuin ito para sa inyo. Tara mga babas, simulan na natin to. Mga ingredients na ating kakailanganin ay garlic, onion, mushroom, butter, olive oil, salt and pepper, soy sauce, oyster sauce, sliced beef, steamed broccoli, at ating cooking cream. Kakailanganin lang natin ng malinis na cooking pot. Ilagay natin ng olive oil, ang butter. Kaya natin siya nilalagyan ng olive oil para hindi masunog ang ating butter kasi mabilis itong mangitim. Haluin lang natin hanggang sa matunaw ang ating butter. Ang ating garlic. Hanggang sa mag-golden brown. Pag golden brown na siya, isusunod natin ang ating onion. Pag transparent ang ating onion, isunod na natin ang sliced beef. Spread lang natin ito. Haluin. At tatakpan po natin ng 3 to 5 minutes. After 3 to 5 minutes, ito na po ang itsura ng ating beef. Isusunod na po natin dito ang ating mushroom. Haluin lang po natin. Ang mushroom naman po ay mabilis lamang maluto. Susunod na po natin dito ang soy sauce. Haluin lang po natin. At ang oyster sauce. Haluin po ulit hanggang sa combine po natin ang ating soy sauce at oyster sauce. At lalagyan po natin ito ng pampalasa. Pinch of salt and pepper. Depende po sa inyo kung gusto nyo gumamit ng ibang pampalasa. Okay lang naman po. Haluin po natin. Takpan for 3 minutes. For sure po, mabilis na lang tumaluto kasi maninipis naman po ang gayat ng ating beef. Depende din po sa inyo kung gusto nyo ng mas makapal na gayat or mas manipis. Para po sa akin, prepare ko ay manipis para mabilis siyang lumambot. At susunod na po natin dito ang cooking cream. Haluin lang po natin.
Takpan po ulit 3 minutes at siguradong luto na ito. Ayan na po siya. Kumulo na po. Turn off na po natin ang ating kalan at itoppings po natin ang ating steamed broccoli. Itoppings ko lang po ito kasi naluto ko na po ito, na-steam ko na. Maganda rin po kasi sa gulay na in-steam lang siya para at least malutong pa rin. Crunchy pa rin ang ating gulay at hindi siya lutong-luto. Yan, at tapos na tayo. Ito na po ang ating finished product. Maraming salamat po at sana nag-enjoy kayo. See you on my next vlog. Bye!